Welcome back sa ating channel, mga kasenpai. Kayo ba ay mga dog lover? Kung ganun, para sa iyo ang kwentong ito tungkol sa isang aso na naiwan ang kanyang master sa airport. Siya si Palma. Kung handa ka na, simulan na natin. Ang kwentong ito ay nangyari taong 1977. Mayroong isang pasahero na nagangalang Igor Polsky. May kasama itong aso na si Palma. Si Palma ay isang babaeng aso. Sa loob ng airport ay tahimik na nagaantay sa kanyang master habang pinapakita ang passport. At pinalampas naman sila. Subalit, nung aakit na sana sila sa eroplano, ay pinigilan muna sila ng isang flight attendant para tingnan ang dokumento ng alagang aso. At nagkunwari naman ito na hinahanap sa kanyang bag at bulsa. Ngunit wala siyang maipakitang dokumento. Ang ginawa na lang niya ay nakiusap na lang ito. Saad na babaeng flight attendant, mahigpit pong pinagbabawal ito kung walang dokumento ang alagang aso ay hindi po pinahintulutan na makasakay ng aeroplano. Pero huwag kayo mawala ng pag-asa, sir, dahil may paraan pa para maisama ninyo ang alaga mong aso. Kung mapapatingnan mo ito sa doktor ng airport na ito, kaya dali-dali niyang pinuntahan ang doktor para pa-check up si Palma. Ngunit hindi rin nakaligtas sa doktor si Palma dahil nakitaan ito ng infection sa tenga. Masakit sa kalooban ni Igor na naiwanan niya si Palma na nag-iisa sa airport. Ngunit hindi pa rin siya nawala ng pag-asa na maisama si Palma. At nagtungo siya sa babaeng flight attendant para muli pakusapan kung maaari ay payagan na itong makasakay ng aeroplano, dahil kawawa naman ito kung maiiwan itong nag-iisa dahil wala naman mag-aalaga dito. Dahil sa awa ng flight attendant kay Igor, ay pinayagan na ito. Bigla naman nagdiwala sa mukha ni Igor. Dahil sa wakas, makakasama na rin niya si Palma. Subalit sa kasamaang palad, ay biglang dumating ang babaeng manager ng airport para tingnan ang dokumento ng aso. Dahil walang maipakita, ay hindi na pinayagan makaalis pa si Palma. At madali na itong umalis. At wala nang nagawa si Igor. Pagkalumbay at sama ng loob ang naramdaman niya para kay Palma. Habang pinagmamasdan niya ang maamong mukha ng aso. Kinuha niya ang laruan ito at pinahabol niya sa malayo. At dali-dali na hinabol ito ni Palma. Ay padabog na tinungo niya ang loob ng aeroplano. Pagkakuha ni Palma ng bola, ay napatigil ito na makita niya na iwanan na siya ng kanyang master. Iniluwa niya ang bola at dali-dalin tumakbo para habulin ang aeroplanong sinasakyan ng kanyang master. Tinginan ang mga pasahero sa ginagawa ng aso, ngunit ito ay dead man lang sa paghahabol at pagharang ni Palma sa aeroplano. At mabilis na rin nag-take off. Wala nang nagawa si Palma kundi tingnan na lang ang aeroplano sa impapawid. At dito ay nagsimula ang kalbaryo ni Palma. Naging patentero na ang buhay niya sa airport. Kakaiwas niya sa taga-bantay ng airport. Buti na lang at napadpad siya sa caretaker ng palipad at nagsinungal ito sa mga humahabol kay Palma para iligtas. May isang bata na naging superhero ni Palma. Dito ay sakay sa isang paparating na aeroplano. At sakay din dito ang isang high-ranking minister. At ang piloto ng aeroplano ay tatay ng batang si Kolya. Habang inaamo naman ang caretaker ang aso at pinapakain ito. At noong nakita ni Palma na may paparating na aeroplano, ay mabilis itong tumakbo patungo sa landingan ng aeroplano. At hindi inaasahan ng piloto na may nakaharang na aso ay biglang napapreno ito. At naging sanhi ng kaguluhan sa mga pasahero. Dahil sa pangyayaring yon, ay galit na galit ang mga pasahero at nagrereklamo sa babaeng manager. Habang nakaabang naman si Palma sa baba ng aeroplano para salubungin ang kanyang master, ay walang Igor na bumaba. At ang manager ay galit na galit naman sa aso at inutusan na hulihin ang aso at ikulong. At nagawa naman itong ikulong sa shuttle bus, saktong baba ng bata, at narinig niya ang usapan na patayin na lang ang aso. Kaya hindi na nagatubiling puntahan ang aso at dumaan siya sa bintana ng shuttle bus at pinakawala ng aso.
at nagalit ang mga security sa bata. Ngunit sinabihan ng piloto na anak ko ang batang iyan. Dahil sa pangyayari, ay pinatawag ng manager ang piloto about sa nangyaring paglanding at sa anak nito. At ipiniliwanag naman ng piloto sa manager na may pinagdadaanan ng bata at nagkaproblema ito sa pag-iisip dahil sa pagkawala ng kanyang mami. Sa narinig niyang kwento, ay naawa ito sa mag-ama. Para makabawi, sinabihan ng manager na lalabas na international license niya sa pagkapiloto sa sunod na buwan. Sa kabilang banda, itangay na ng aso ang kanyang laruang bola at binigyan naman ng caretaker ng panlatag ang asong si Palma. Habang si Kuya ay hindi naman komportable sa bagong bahay na matutulugan na kasama ang kanyang ama at naisipan na lang niyang bumalik kung saan lugar siya galing. Kaya bumalik siya sa airport ngunit hindi siya pinayagan makabili ng tiket at tinawagan ang isang security officer para hanapin ang kanyang magulang. Kaya ang ginawa ni Kuya ay nakisabay ito sa isang pamilya at nagkunwaring magkakasama ito ng aakyat na ito sa aeroplano. Ay sinita siya ng isang lady guard at tumawag ng isang security officer. Ngunit habang nag-uusap ang mga ito ay tumakbo ng mabilis at nagtago sa ilalim ng aeroplano na nakatigil. Saktong nandoon naman si Palma at tinatahulan ito para pasunurin ito sa kanyang pagtakas at dinala niya ito kung saan siya nagtatago. At buong gabi sila nanatili doon. Kinabukasan ay inireport ng piloto na nawawala ang kanyang anak at tumawag sa kanya ang caretaker na huwag siyang mag-alala dahil nasa mabuti itong kalagayan at ang piloto ay nagmadaling pumunta sa caretaker para kaunin ang bata si Kuya at nakita niya na natulog ito katabi ang isang aso at pwersahang pinauwi na ang bata ngunit ayaw nitong sumama. Dito ay nagalit na ang aso si Palma at nagsalita naman ang caretaker na siya muna ang bahala sa bata at wala na nagawa ang tatay nito at umalis na lang. Ang caretaker ay pinaghanda naman ang makakain ng bata at pinagsabihan ng bata na huwag na pupunta sa ilalim ng aeroplano dahil napakadelikado nito. At dumating naman ang babaeng lady guard na anak ng caretaker. Habang nag-uusap naman sila ay mabilis na tumakbo ang aso si Palma para makapunta sa bumababang aeroplano at nag-aabang naman sa kanyang master. At nabutan naman ito ni Kuya, si Palma, magkapareho tayo ng nararamdaman. Ako, iniwan talaga ako ng nanay ko at hindi na muling babalik pa. Pero ikaw, maaari mo pang makita ang amo mo. Kinabukasan ay nagpunta sa loob ng airport si Kuya para kunin ang info ni Igor Force Cube kung saan nakatira ito. Pero hindi binigay ng babaeng nasa counter ang info dahil sa bawal daw yon. Sa kabilang banda naman ay nag-aabang ulit si Palma sa ilalim ng aeroplano at may bumaba na kamukha ng kanyang master. Kaya hinabol niya ito hanggang sa loob ng airport at ito ay naging sanhi ng kaguluhan sa loob. Ngunit nagkamali ang aso si Palma sa paghabol dito at pinalibutan ng security ang aso para hulihin at bigla naman dumating ang batang si Kuya para sakluluhan ito. Habang sila ay nagtatago ay nakita sila ng babaeng nasa counter at ibinigay ang address ni Igor Poskib at tinuro ang daan para makalabas sa airport terminal. At dahil sa pangyayari yun ay napuno ng galit ang babaeng manager sa piloto dahil kagagawa ng kanyang anak at aso na kasama nito ang nangyari sa loob ng airport. Nagbigay ng kasunduan ang manager sa piloto na kapag nahuli niya ang aso ay i-approve niya ang international license. Pumayag naman ang piloto. Kinabukasan ay nagpunta ang pilotong tatay niya sa kinaroroonan nila para ipahuli si Palma. At wala na nagawa si Kuya. Ang sinabi ng caretaker na hayaan na natin sila. At sakto naman na nandun din ang babaeng lady guard. At sinabi nito na hindi mo na unawaan ang damdamin ng anak mo. At ibinigay niya isang sulat at kinagabihan sa loob ng kanyang sasakyan ay binasa niya ang sulat. Kaya ay nais niyang maibalik ang aso si Palma sa totoong may-ari na si Igor Polskib at may nakasaad pa na ang pinakamasakit sa lahat ay iwan ng taong mahal mo. Dahil dito ay naging emosyonal ang tatay niya at nakita niya na naglalakad ang anak niya ng gabi at
sinamahan na siya ng tatay niya para iligtas ang aso si Pao. At hindi nila akalain na nandun din si Nina, ang babaeng bodyguard, para tulungan din makatakas si Palma. At sinabi nito na nakawala din si Palma sa mga nanghuli dito. Sinabi ni Kolya kung saan matatagpuan si Palma. Sa baba ng eroplano ay nag-aabang sila dahil alam nila na doon pupunta ang asong si Palma. At madaling tumakbo nga si Palma para mag-abang sa kanyang master. Ngunit sa kasamang palad ay wala pa rin doon ang amo niya. Kinabukasan ay nagpunta silang mag-ama sa news reporter na nagpa-picture sa aso para ikwento ang nangyari sa aso, at gumawa naman ng isang artikulo sa pahayagan ang tungkol sa isang aso na si Palma. Pero ang babaeng manager ng airport ay hindi matanggap ang pangyayari at naghahalit ito ng tuluyan sa piloto. At sinabi nito na hindi na niya ibibigay ang international license nito. At tumawag naman ng minister para sabihin na magpapapicture ito sa aso para matuwa ang mga tao sa kanya. At pinuri naman ng minister ang piloto dahil sa ginawa nito na ikwento ang buhay ng aso at inapprove na rin ang kanyang international license. Pagkatapos ng balitang ito ay naging sikat na si Palma sa mga tao at lalong-lalo na sa mga pasahero ng eroplano. At nagdaan ng mga ilang araw ay malaya nito nakikita ang mga bababa ng mga pasahero sa eroplano. Ngunit maraming taon nang lumipas ay hindi pa rin niya nakikita ang kanyang master, habang si Kuya at ang tatay niya ay naging okay na at magkasama na ito. Habang si Palma ay nanatili pa rin sa kinilalagyan niya para antayin pa rin ang kanyang master. Hanggang sa hindi na kumakain si Palma at nanghihina na ito. Kaya ang ginawa ni Kolya ay pina-check up na lang ito sa doktor. At sinabi ng doktor na na-stress na ang aso, kaya nanghihina na ito. Isang gabi, malakas ang ulan, ay pinuntahan ng bata si Palma at hindi ito umalis sa kinalalagyan nito. At nung tatangkain niya na buhatin ito, ngunit nagalit lang ang aso at hindi siya sinunod nito. Umiyak na ang batang si Kolya dahil lahat kayo ay iniwan akong nag-iisa. Pero hindi niya matiis si Palma, kaya hinubad niya ang kanyang jacket para ikumot ito sa aso. At nagsama sila buong gabi na basang-basa sa ulan. Kinaumagahan ay naging masaya na rin si Palma at naglalaro na silang dalawa. Inuwi na ni Kolya ang asong si Palma para doon na tumira. Ngunit may tumawag sa kanila na paparating na si Igor Porsky. Nalungkot ang piloto para sa anak niya, dahil napamahal na rin ito sa kanila. Sinabi ng piloto sa anak niya na kung mahal mo talaga ang asong yan ay ibabalik mo sa totoong may-ari. At nakita na sila ng amo niya. Ngunit hindi ito naging excited na makita ang kanyang master. At ibinigay na rin ni Kolya ang belt ni Palma. Bagamat masama ang loob ay umalis na ito. At hindi matanggap ng tatay niya na nakikitang nalulungkot ang anak niya. Kaya inopera ng piloto si Igor ng pera ng malaking halaga. Ngunit hindi tinanggap ni Igor ang pera, dahil kung hindi niya isasama si Palma ay ipapatanggal ito sa trabaho ng minister. At noong aalis na sana sila kasama si Palma ay parang ayaw nang umalis ng aso at gustong puntahan si Kulya. Ngunit nakaharang naman ang mga gwardiya at pinilit na makapasok sa loob ng eroplano. Habang ang piloto ng eroplano ay tatay din ni Kolya, ay hindi na rin ito pinatakbo dahil napamahal na ito sa kanila. Ngunit sinabihan siya ng manager na kung hindi mo patatakbuhin ang eroplano ay mawawalan ka ng lisensya. At nagdesisyon ito na bumaba na lang ng eroplano at tumawag naman ang ibang piloto ang manager. Ngunit umakyat ang isang mataas na bodyguard para puntahan ang may-ari ng aso at hanapin ang dokumento ni Palma. At nang walang maipakita ito, ay nagalit naman ang minister sa manager na paliparin na lang ang eroplano na kasama ang aso. Ngunit sumagot ang manager, "May rules kaming sinusunod at ito ang dapat masunod. Kung wala kang maipapakitang dokumento ng aso, ay hindi maaaring makaalis ito." Kaya humingi na lang na pasensya si Igor sa minister dahil hindi niya nagawa ng dokumento ang aso.
Kaya pinakawalan na rin niya ito at mabilis na tumakbo pababa ng eroplano para puntahan si Golia. Sinalubong naman ito ng mahigpit na yakap at sa sobrang sayang na nararamdaman ng dalawa, si Golia at si Palma. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito ay pakisubscribe naman dyan at pakihit na rin ang notification bell para updated kayo sa ganitong kwento, mga kasenpai. God bless.